Hello? Sir, si De Leon ito. Oh, De Leon! Sir, tama hinala nyo. Nasundan ko yung aso. Saan ang basura nila? Dito sa lumang planta ng mantika sa Quezon City. Sa palagay ko, dito ang tambakan nila. Kaya kailangan ko ng backup. Makakarating. Kanina pa ako puro eh. Major, para po sa inyo. Hello? Major, si Colonel ito. Oh, sir. Major, nakita na ni De Leon ang tambakan ng mga aso. Kailangan niyang backup. Sir, saan daw yung tambakan ng aso? Natawagan ko na si Mr. Samonte. Darating na raw siya. Antabayanan na lang natin. Kumusta ang supply ng materials natin? Katulad ng ephedrine, methanol, at sulfuric acid. Yung ephedrine, isang linggo nilang itatagal. Pero nangako yung contact natin na darating sa Makalawa ang barko. Naroroon ang supply natin. Hello? Sandali lang ho. Boss, telepono. Para sa inyo. Hello? Okay. Robles, huwag ka magpapalata. May tumawag sa akin. Napasukan tayo. Sa mismong oras na ito, pinagmamaslan niya tayo. Isang pulis. Thank you.
Bakit ganyan lang kayo? Bakit kayo natraso? Hinaginap ko pa sir ang mga tao natin eh. At nakipag-coordinate ako sa precinct commander dito para matyak ang lugar. Sa bagal na responde nyo, wala nang tayong inabot. Sir, si De Leon, hindi ba siya ang humingi ng backup? Ewan ko. Hindi ko na siya inabot dito. Major, balikan nyo yung lugar na yun. At baka may naiwanan pa silang mga epektos. Sige na! Tayo na! Sandali lang po, tatawagin ko lang po yung nanay ko. Inay! Colonel! Si Ador. Tapatin niyo ako, Colonel. Ano ba talaga ang kalagayan ng aking asawa? Nasa isang safe house namin si Ador. Doon ko si tinuloy. Sa laki ng sindikatong kanyang nasa gupa. Delikado kung sa hospital ko siya dadalhin. Gusto ko siyang makita, Colonel. Higit na kailangan ako ni Ador ngayon. Puntahan natin siya, Colonel. Huwag mo na, Lily. Ito'y para sa kaligtasan din ninyo. Isang maling galaw natin. Maring mapamak siya ng tuluyan. Kaya lang ko siya pwedeng makita. Babes, magsuswimming kami ng barkada ko, ha? Okay. Gusto ko lang malaman kung ano talaga nangyari. Dahil nang dumating ang mga pulis, naisiguro nila sa akin, wala ang bangkay ni De Leon. At ang mga bangkay na naroon ay mga tauhan natin. Imposible, boss. Tatay ako ang buhay ko. Patay na ang De Leon yun. Tagdag na ng bali. Oo nga, boss. Kitang-kita kong bumulagta ang taong yun. Paraming balang kinain ng kanyang katawan. Tsak na hindi mabubuhay. Puro kayo kwento na may patay sa bundok. Wala namang binababa! Kailangan ko ng prueba! Tandaan ninyo, nakilala ako ng taong yun. Kaya kailangan, hanapin nyo sa lahat ng ospital, klinika, at mga safe houses ng pulis na kilala ninyo. Hindi ako matatahimik hanggang may bakas ang De Leon na yan. Dad, huwag ka na masyadong magpuyat. Wala ka na ngang pahinga nitong mga nakaraang araw eh. Tulog ka na, halika na.
Sige naman. Mauna ka na. Ubusin ko lamang ito. Susunod ako sa'yo. Sige. Hindi ko alam na may kapatid ka pala. Meron, sir. Pero matagal na panahon na rin, hindi kami nagkikita. Gaano katagal? Mga 20 taon na rin, sir. Sobrang tagal na pala. Ang totoo niyan, sir, kayo lang nakakaalam na may kapatid ako. Ni si Lily, hindi alam. Hindi alam ni Lily? Oo, sir. Dahil ayoko siyang maging kabahagi sa konsensyang pinapasan ko sa nangyari sa pamilya ng kapatid ko. Bakit? Ano nangyari? Tapa kami pulis ng kapatid ko sa probinsya namin, sa Santa Marcela, Kalinga, Apayao. Sa pagtupad ko ng aking tungkulin, may nakabangga akong sindikato noon. Winaeltahan ako. At sa pagbueltang yun, napagkamalang ako ang aking kapatid. Nakaligtas siya, pero hindi ang kanyang pamilya. Nasaan ngayon ang kapatid mo? Epe ngayon siya ng pulisya sa Santa Marcela. Sabi. Eka, namumukhaan kita. Di ba ikaw yung hepe ng Santa Marcela? Naligaw kaya ata? Hindi ako naligaw. May sadya ako sa inyo. At marahil, alam niyo na kung ano yun. Ba, hindi namin alam yun. Hindi naman kami manghuhula. Ah, ganon. Lilinawin ko. Naparito ako para bawiin ang ninyo na siyang patungong bari pugtong. Gusto nilang maibalik ito sa kanila. Hindi dahil sa taglay nitong hiyas at ginto, kundi naging bahagi na ito ng kanilang pananampalataya sa maraming henerasyon. Hindi naman namin kinuha ang pananampalataya. Ginto lang, garing, at hiyas ang sa amin. Ang lakas naman ang loob mo, Epe. Dumayo ka pa rito na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong tatlo. Niloloko yata tayo nito. Oo nga eh. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa. Ito pa yung dalawa. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Pepe, nasa bakuran ka namin. Gusto mo itumba ka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Ibalik niyo lang ang ninyo para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema. Pumasok ka sa umunoy. Baka hindi mo kami kilala. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinuka ni Kari ko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong simulain para mangurakot, magulumbat at pumatay ng tao ng walang dahilan. Ang daming pagsasat! Thank you.
Santa Maria ay inilis nyo. Ang dami kong pagkakasalan. Ang dami kong pagkakasalan. Ang dami kong pagkakasalan. Ang Panginoong Maria, nagpupulong ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasin. Huwag kang pinagpala sa babae niya at pinagpala ng nanginginap na Jesus. Santa Maria ay inilis nyo. Ang dami kong pagkakasalan. Ang dami kong pagkakasalan. Ang Panginoong Maria, nagpupulong ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng panangyong anak na Jesus. Santa Maria. Sir, balitang-balita ang bigla ang piyesta sa Baryo Bugtol dahil sa pagkakasoli niyo ng mahal na santo nila. Salamat sa Diyos, tagumpay ang lakad ko. Siya nga pala, sir. May naghihintay sa inyo. Dumating kanina mula Maynila. Siya raw po si Colonel Bernardo. Nasaan siya ngayon? Ikaw nang bahala, Hepe. Maasahan niyo. Salamat, to. Sige rin eh. Pasige po, Hepe. Mabuti na lang at nandiyan si Hepe. Tutulungan niya tayo. Colonel. Ang gusto niyo ba mangyari, Colonel? Magpanggap ako bilang siya. Ganun na nga, Tenyente. Maring nakamali ako ng pagpapasya na palitaw yung buhay si Ador para mapalutang ang mga tao may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ang totoo nga niyan, nagawa ko na rin magsinungaling sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga pangyayari. May kinalaman ni Kanyo sa droga ang mga taong pumatay sa aking kapatid. Oo, Tenyente. Nabibilang sila sa mga pinakamalalaking sindikato ng droga sa Maynila. At alam ko, sa pananatiling buhay ni Ador, sa pamamagitan mo, ay maaari silang mabulabog at magkamali. Hindi ko kayo masasagot sa mga oras na ito, Colonel. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon para makapag-isip. Ang sa akin ay pakiusap lamang, Tenyente. Pero, kung hindi mo ko mabibigyan ng katugunan sa aking kahilingan sa loob ng isang buwan, mapipilitan akong ihayag na patayin ang iyong kapatid. Chepe, malalim ang iniisip. Lagi na lang siyang ganyan, magmula nang dumating si Colonel Bernardo. Ano kaya ang napag-usapan nila? Magandang araw sa iyo, Lily. Tuloy po kayo, Colonel. Kamusta na si Ador, Colonel? Ang totoo niyan, Lily. Kasama ko siya. Mariya siya sa baba. Sandali lamang, Lily. Ibig kong alaman mo na dahil sa pinsalan, tinamon niya sa kanyang katawan. At sa dami ng gamot na ginamit para sa kanyang kaligtasan, ay maaaring makapansin ka ng pagbabago sa kanyang ugali at pagsasalita. Kaya, posibleng makapansin ka ng konting pagbabago sa kanyang pagkilos at ugali. Kaya ihanda mo ng iyong sarili. Sana mang kakaiba ang makikita mo sa kanya. Gomez. Sir. Yes, sir.
Mga kasama, tignan niyo kung sino ang naririto. Sir, akala namin matagal pa kayong makakapasok eh. Miss ka na namin, sir. Kung kasi na napinsala kayong mabuti. Oo nga eh. Buti o, nalusutan nyo. Kumusta na kayo ngayon, sir? Matagal mabuti na kami hindi nakakatikim ng libreng merienda eh. Sir, ano? Libreng merienda. Mabuti naman at nakaligtas ka. Alalang-alala kami sa'yo. Abay malaking kawalan sa departamento pag nawala ka. Hindi ba kailangan ng celebration ngayon? Oo nga naman! Oo, sir, okay. Matagal na tayong walang happenings. At ako'ng sagot! Yun! Sir, dito kayo. Narito yung tropa. Oo nga naman. Oo, dun tayo, Dor. Major, iwanan ko si Dor sa inyo, ha? Kaya nang bahala sa kanya. May lalakarin lang ako. Areglado, sir. Liga na, Dor. Kapitan! Kapitan, dito kayo. Upo kayo, Kapitan. Diyan ako sa tabi ni Kapitan. Kapitan, sa ka ba nagpagaling? Sana nadalaw kami lang namin. Sa departamento, wala nakakaalam kung nasan kayo. Op, 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 op. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Kaya tayo nandito para magsaya. Tama si Major. Huwag na natin pag-usapan yan. Kapitan, ano ba talaga nangyari? Tugol. Eh, sir, baka makalusot lang. Sir, orderin ko na po ba yung paborito niyong pagkain? Biboti ho ako sa bahay. Baka gusto niyo, inumin natin mamaya. Pambihira ka naman. Hindi naman umiinom si Sir. Isang kape muna para kay Kapitan. Manang, isang kape nga ho dyan. Pangalawang buhay niyo na yan. Kaya dapat sa susunod, mag-iingat na kayo. Salamat sa paalala, Med. Oh, ano ba kayong magama? Magtitinginan na lang ba? Jerry? Tay! Yan na nga ba sinasabi ko eh. At ikaw, anong itataya mo ang buhay mo na patay na si De Leon? Pero boss... Sumahili ka! At ikaw, anong sinasabi mo maraming kinahing bala ang katawan niya? Ayun! Buhay na buhay pa! Boss, baka may isa pusa yung pulis na yun ah. Yan ang problema niyo. Maraming paraan para patayin ang pusa. Pero, ang hirap kasi sa inyo, walang nakakalam. Tandaan nyo, hindi lang ako ang nakita niya. Pati kayo! Kaya, laylo muna tayo. O, De Leon, napatawag ka. Sir, may problema ako. Bakit? Nakahalata ba? Ay, hindi ho, sir. Iyayaya akong Liling matulog eh. Ador, halika na. Matulog na tayo. Oo, oh, nandiyan na. Narinig niyo ba yun, sir? Oo. Paano ito, sir? Anong gagawin ko? Teka, ha? Sir? Teka muna. Nandiyan na, Lili. Paano ito, sir? I-press the ball mo muna. Press the ball, sir? Sir, hindi naman basketball ito eh. Ikaw nang bahala. Humingi ka ng timeout. Sir, timeout? Sir, Sir? Sir? Ano ba yung pinag-usapan nyo, Dad? May freeze the ball at time out pa akong narinig. Ah, kami lang dalawa ni De Leon na nakakaalam nun. Thank you.
Sir, ayos ah. Sir. Oh, De Leon. Sir, tungkol dun sa problema ko. Ha? Tungkol dun sa inuuyang kong bahay. Kinador, yung tinawag ko sa inyo kagabi. Bakit? Hindi ko umubra yung time out? Sir, seryosohin niyo naman ako. Nalalagay ako sa alanganin eh. Alam mo eh, yan sitwasyon mo yan ang hindi ko napagandaan eh. Ano kaya kung magdahilan ka na lang? Sabihin mo wala pa sa kondisyon ng katawan mo. Sa dami ng gamot na nainom mo. Sir, hindi ganun kadali yun eh. Isipin nyo na lang. Magandang babae yung katabi ko. Baka magkasala pa ako kay Ador niyan eh. Magsakit-sakitan ka na lang. Yung bang, kunyari, palagi kang giniginaw? Sir, hindi naman pwede. Gabi-gabi, giniginaw na lang ako. O nga, no. Baka lalo kang mayakap nun. Eh, kung this oras ka na ng gabi umuwi, yung... Kasi... At saka, doon ka matulog sa kwarto ng anak. Oh. Maganda yun? Ano pala kayo? Inay? Hindi pa ba dumadating si Itay? Ewan ko nga ba. Inay?
Bakit kaya ganun si itay ngayon? Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Dun sa mga nangyari sa kanya, para bang hindi niya naisip na nag-aalala din ako? Tsaka hindi lang yun, Nay. Lagi siyang nag-iisip, tsaka walang sigla. Hi! Nagsasolo ko yata. Baka gusto mo may kausap. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, dapat may kausap ka. By the way, ako nga pala si Carmen. Ikaw? Ako si Ador. Ah, Ador, gusto kong malaman mo na kapag ka-table ako ng customer, pumapatak ang metro ko. 300 per hour, hindi pa kasama ang mga ladies' drinks. Ano, gusto mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, kailangan mo. Kasi marami ka nang nainom. Pasensya na kayo, sir. Naunahan na kayo eh. Naka-table na si Carmen. Ayun oh. Si Kapitan yun ah. Sige na, Rudy. Salamat tala. Sa susunod na lang, Sarge. Oh. Sige ho. Ba't naligaw dito yan? At tumutuma pa? May tinatago pala sa atin itong kapitan na to. Lasing ka kagabi, no? Sumuha ka pa nga dyan eh. Ako pa naglinis. Nasaan yung... Baril mo? Nandun sa taas. Tinago ng nanay ko. Sinong nanay mo? Eh di sino pa? Di nagkatit sa'yo dito kagabi. Si Carmen. Nasaan si Carmen? Pumunta sa palengke. May bibilhin. Halika dito! Doon, kapag maghihilamos ka, at doon sa kanan kung magjijingle ka. Menchi! Siya si Aling Rosing, ang nagbabantay sa akin kapag wala ang nanay ko. Magkape muna kayo. Salamat. Bakit? Ah, wala. Ador! Kising ka na pala. Nay, punta lang ako lang, Janice. Maglalaro ako. At saka sinabi ko na sa mama, pagdi-jingle siya, dun sa may kanan. Huwag ka masyadong malikot, ha? Opo. Magkakilala na pala kayo ni Menchi. Oo. Aling Kusing, eto na ang pinamili ko sa palengke. O, ilalagay ko muna dito, ha? At titingnan ko lang yung mga sinampay natin dito sa labas. Ano? Kinulit ka ba ni Menchi? Hindi naman. Ang totoo nga eh, nakakatuwa siyang kausap. Alam mo, Ador, siya lang ang nakakaalis ng pagod ko. Pulis ka pala. Tsaka nga pala yung baril mo nasa taas. Oo, nasabi nga sa akin ni Menchi eh. Carmen, hindi naman siya nanghihimasok. Sino ang ama ni Menchi? Ah, yung ama ni Menchi? 16 anyos pa lang ako nung makisama ako kay Dante. Eh, napatrobol. Ayun, nadali. Kaya kaming dalawa na lang ni Menchi. Ah, ako na lang. Ah, Carmen, pasensya ka na sa akin, ha? Hindi ko alam na nakarating ako dito sa bahay ninyo. Hindi ko alam na nakatulog ako dyan sa sopa ninyo. Eh, dyan sa tingin ko, naparami yung inom ko kagabi. Ano sa palagay mo? Sir, nandito na ang asawa ni Captain De Leon. Papasukin mo. Thank you, sir. Ma'am, tuloy mo kayo. Polili!
Anong may paglilingkod ko sa'yo, Lily? Colonel, si Ador hindi umuwi. Baka alam mo ho kung saan siya nandun. Lily, baka hindi pa niya natatapos yung pinalalakot ko sa kanya. Alam mo, nagkaroon kasi ng importanteng misyon na inasahin ko sa kanya. Siguro, hindi pa niya natatapos. Eh, dati naman siyang ganyan, Lily, hindi ba? Bilang pulis, oo, Colonel. Pero bilang asawa ko, hindi. Anong ibig mo sabihin, Lily? Dati, Colonel, kahit na gaano kadelikado ang misyon niya, tumatawag siya sa bahay para sabihin hindi siya makakauwi at huwag akong mag-alala sa kanya. Lily, huwag mo sana hanapan si Ador ng... Ewan ko, Colonel. Madali namang umunawa eh. Pero iba, iba ang nararamdaman ko. Hindi siya si Ador. Hindi siya ang asawa ko. Bossing! Bossing! Mabuti lang, tinawagan ako ni Colonel Bernardo. Putok na putok, tingo ka na raw eh. Ang dami mo tama, nabalda ka. Marami ka man tama, tingnan. Huwag na, Titong. Swerte nga at nalusutan ko eh. Ludi! Pasit nga! Sandali lang! Uy, Bossing. Yung timbre ko sa'yo, okay no? Yung tungkol sa droga. Kaya lang hindi mo nasa kote. Siya nga pala. Saan ka ba nagsosot? Wala ka raw. Tumawag ako sa inyo. Wala ka raw. May inasikaso lang akong maliit namin lupa sa probinsya. Siya nga pala. Kamusta yung pinapapalo up ko sa'yo? Ay, yung rubbish ng palo? Titong, eto na. Salamat, ha? Ay, hindi ko tinitigilan yun. Yung gumawa nun, umuwi na ng probinsya. Pero pag bumalik siya rito sa Maynila, akin siya. Titimpi ko agad sa'yo. Tungkol naman doon sa droga. May naaninuhan ka na ba? Yung tungkol sa droga. Tatlo. Tatlong buwan na ako hindi nakakabayad sa bahay. Tinapatan na naman ako ng kasera. Binungaan na naman ako. Ilang buwan? Tatlo. Magkano ba yun? Oh, hindi ba yung binigay mo sa akin? Lima. Bali lima? Kada buwan. At tungkol dun sa droga, patuloy kong sinusubaybayan. Tama yung hinala mo. May ginagawang salamang kasi Major Sandoval. Kaya lang, tulad ng sinabi mo, kailangan may mabigat tayo, bigay siya para diin siya. May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ni Ador? Anong pagkamatay ni Ador? Wala, Titong. May iniisip lang ako. Siya nga pala, Bossing. Hindi mo natatanong. Birthday ko ngayon eh. Iimbitahan sana kita eh. Hindi ka naman umiinom. Problema ba yun? May alam mo kung lugar, Titong. Oo? Oh? Bago yan, ha? Hindi naman ako din nakatira. Oo, hindi niya ka matutulog. Oo, Tito. Tsaka hindi ako nakatira dyan eh. Sige na, Ador. Tayo na sa taas. Baka hinihintay ka na ng misis mo. Ay, misis ah. Wala na akong asawa. Magka. Tigas-tigas mo na mahuli na yun. Sabi na. Ador? Ay. Ikaw bang misis niya? Ako nga. Bakit? Napano ka? Misis, wala akong kasalanan. Ibutan ako kay Carme. Siya ho nagpainom sa akin eh. Ako naman eh, nanonood lang ako. Pinainom mo ako marami, pero mas marami yung nainom niya si Kapitan. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po alam niya. Maraming salamat ho sa inyong dalawa. Tutuloy na po kami. Halika na, Titong. Thank you, misis.
Masama ba lang malalasing doon si Bossy? Ang dami sinasabi, puro problema. Kesyo hindi sa kanya itong bahay. Kesyo patay na raw yung asawa niya. Wala na raw siyang pamilya. Magulo. Guguluhan ako. Dala siguro ng alak mo nun? Mare. Lasing lang. Oh, lasing yan. Ako hindi. Oh, matino ako. Eh, diretso lahat. Sa dami ng tamang inabot niya sa kanyang katawan at sa dami ng gamot na ginamit sa kanyang kaligtasan, posibleng makakita ka ng kaibahan sa kanyang pag-uugali at pagkilos. Jerry, wala ka bang nakalimutan? Yung homework mo. Maaga pa lang po kahapon, tinapos ko na po, Nay. Oh, ito na yung baon mo. Salamat po. Oh, mga bata, wala nang lalakwatsa, ha? Hindi po namin ginagawa yun. Sige na, baka malate pa kayo. Tara na, dali! Tara! Oy, Lily! Oh, Aling Remy. Si Ador ba'y nasilip ko kaninang madaling araw? Eh, kailan pa natuto uminom yan? At may negative pang babae. Haba na ko. Iba na yan. Pasensya ka na sa akin kagabi, Lily. Medyo naparaming inom ko.
Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Hindi ko maialis sa'yo na magalit ka at basok lang sa'yo. Tiwala ko sa inyo, Colonel. Wala kayong damdamin! Manhid ka! Manhid! Lily, maging matatag ka sana sa makikita mo. Sa makikita ko? Sa ginawa niyo sa akin, Colonel? Wala nang hihigit pa. Buti naman nakarating ka. Talagang gusto kitang makausap. Babes, halika na muna, magbabad muna tayo. Sige, mauna ka na. Susunod na ako, love. Sige na nga. Michelle, halika muna sa swimming pool. Sige. Sandali lang. Major, ano ba talaga nangyari? Hindi niyo ba nahalata na peke ang tao yun? Paano naman namin mahalata, boss? Wala naman nakakaalam sa amin na may kakambal pala sa malayo yun. Totoo bang hepe ng pulisya ng probinsya niya ang tao niyan? Oo, boss. Ayon sa info, tiga Santa Marcela, Kalinga, Apayaw. Pulis probinsya? Siyaning, ha? Ang sabihin mo, from D! From D! Mountain! Teka, teka. Wala naman nakakatawa sa nangyaring yun, ha? Dapat nga, saludo ako sa CEO ninyo. Mabilis tayong napaniwala at napaikot. Nabulabog tayo ng gusto.
20 taon na, Dor. Mahigit sa 20 taon tayo nagkahiwalay. Sa ganito pa humantong ang lahat, ang totoo niya na, Dor, ikaw ang sinisi ko sa nangyari sa aking pamilya. Pero alam ko sa ating tungkulin, hindi lamang isang paa natin nasa hukay, kundi pati na rin ang mga mahal natin sa buhay. Kinalulungkot ko na naghanap ako ng mapagbabagsak ng sisi ko. Ikaw ang napagbalingan ko. Pero, Ador, pinangangako ko, mangihibabaw pa rin ang katarungan. Wala yung Cardo. Kailanman ay hindi ko inisip na ikaw ang may kasalanan sa mga nangyari. Ang totoo, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil kahit papano, pinagbigyan mo ko. Sa ganung paraan ko lang matutulungan ng aking kapatid. Kaya pinangatawanan ko na, sir. Huwag ka mag-alala, Cardo. May pagpapatuloy pa rin natin ang binabalak natin pagtulong kay Ador. Sa makalawa, ay bababa na ang reassignment mo sa aking departamento. Maraming salamat, sir. Eh, siya nga pala. Kamusta ang hipag mo? Naunawaan ka ba niya? Nakapag-usap na kami, sir. At maluwag niyang tinanggapan lahat. Doon niya nga ako sa bahay pinatitigil habang wala pa ako malilipatan. Mabuti naman kung ganon. Magandang araw, sir. Ay. Oh, sir. Andito pala si De Leon, eh. Doon tayo, diyan kasi si Kernel. Akala ko ba umuwi sa probinsya si De Leon? Hindi pa. Masyado mo namang minamadali, eh. De Leon, mag-target naman tayo. Kayo muna, sir. Mahirap ka naman, sir. Dahil sa probinsya, ang tinatarget, balde. Sobra ka naman malait. Prom din na nga yung tao. Ginagawa mo pang bano. Hindi naman ganun si De Leon. Huwag nyo nang pilitin yung tao kung ayaw. Sir, yung bala. Sir, pwede bang mahiram ang baril ninyo? Oo ba? Sir, anong site? 6 o'clock. Salamat, sir. Tulinaw ako. Oh, mga bata. Yun ang prom ni. Sige, mag-practice kayo. Baka sakaling matuto kayo. Major. Anong kaulan ito, De Leon? At bakit mo ako tinututukan? Sa ganitong paraan lang kita mapibigla. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking kapatid. Naloloko ka na ba? Kilalanin mo sana mabuti kung sino pinagbibintangan mo. Hindi mo sukat ang lalim ko. At anumang oras maaari kitang pasibak sa trabaho mo. Yung nga ang gusto kong mangyari, na magkasingawan para maamoy ang kaburukan mo. Hindi mangyayari yan, De Leon. Ibang klase labanan dito sa siyudad. Kung ano yung kinilos mo doon sa probinsya nyo, dito hindi obra. Major, sa probinsya namin,
Kapag may nagnakaw ng kalabaw, pinapatay namin. At kapag may nagkanulo sa kanyang kasamaan, pinuputulan namin ng dila. Pero ang dapat sa'yo, putulan muna ng dila bago patayin. De Leon, kung ikaw lang, hindi mo kayang patayuin ang palahibo ko. Major, bababa ako sa sakin. Pero huwag kang magkakamaling lumingon. Dahil yun ang magiging huling baling ng leg mo. Magandang maga, mga kwasa. Ho, mga kwasa, mati na ba yan? Kaya mo yan? Salamat, salamat, salamat. Cargo mo na yan, Halili. Oh, wala nang problema. Ben, liga. Sarento, saan ba lakad? Pinatawag kayo ni Major. Dahil may pabumura daw sa inyo. Ganun ba? Jerry, maaga pa, bumangon ka na. Eh, nung nagising po kasi ko, wala po kayo doon sa kwarto. Ay. Chong, ito po ba baril nyo? Oo. Ganda. Regalo sa akin yan. Chong, talaga po bang aalis kayo? Oo, Jerry. Eh, saan naman po kayo tutuloy? Ah, madali na yung tutuluyan. Eh, bakit pa po kayo aalis? Pwede naman po kayo dito. Alam mo, Jerry, may mga bagay sa ngayon na hindi mo pa maiintindihan. Maiintindihan ko, Chong. Gising sa taas. Doon ka. Ricardo, malayo po ba probinsya nyo? Malayo-layo rin. Minsan naman po, isama nyo po kami ni Inay para naman po makita po namin yung probinsya nyo ni Itay. Oh, bakit ba hindi? Siya nga pala, Jerry. Ito yung relo ng tatay mo. Alam ko ang higit niyang gustong mapunta ito sa'yo. Salamat po, Chong. Jerry,
matulog ka na. May klase ka pa mamaya. May dalawang oras ka pa para makatulog. Sige po, Chong. Sige. Ayaw nyo kaming pakilusin, Major. Yung mga bata na lang namin sa nabotas ang inyong pagtrabaho. Mapagkakatiwalaan ba yan? Oo, sir. Minsan, nagamit na nga namin yun eh. Ikaw naman, Halili. Sumabla yung lakad mo. Yung mga taong inimporta mo, hindi pala maasahan. Talagang hindi maasahan. Kung magpapalakad kayo, Major, siguraduhin yung hindi matatalisod. Anong ibig mo sabihin, De Leon? May nagaraan na sa akin kagabi, Major. Apat na katao. At may dalang mga gitara. Ang problema lang, disintunadong kanilang kanta. Kaya yun, pantayan kanilang mga paa. Teka nga muna, De Leon. Sa tono ng pananalita mo, kami yung tinutumbok mo. Natumbok mo, Major. Tumtarantado to! Halili! Mag-ingat ka lang, De Leon. Baka dumating ang araw madulas ka. Hindi ka na makatayo. Hindi mangyayari yun, Major. Tinitignan ko ang dinadaanan ko. Mga kaibigan, pasalubukan natin ng magandang pagbati ang bagong kasal, si Ramon at si Lita, para sa kanilang magandang kinabukasan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Lita, ba't nandito ka? Dapat nandun ka sa simbahan para sabay tayong lalakad sa altar. At sino tong lalaking katabi mo? Dado! Ako si Ramon, yung kaibigan mo. Hindi kita kaibigan. Dita, ako lang ang nagmamahal sa'yo. Sa akin ka lang. Kaya, uuwi na tayo. Dado, alam mo hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Alam ko mahal mo ako, pero... Dado, nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na kami ni Lita. Basta. Sa akin si Rita. Di ba sa akin si Rita? Rita! Kumalik ka dito! Oh!
Brad, Brad, Brad. Bakit? Anong nangyari? May nagwawala ako dyan. Pinagbabaril yung mga tao. Hoy! Lukulog ko! Ano pa ba? Hindi ka ba natatakot? Ayan! Tignan mo ginawa ko! Tukbuto mo! Tuli! Tuli! Chief, may tarantado doon. May hawak na Armalite. Doon na, doon pumunta. Oo, oh, kayo pa lang papaputok doon eh. Hoy mga kuting! Lumabas na kayo! Huwag na kayo magtago! Bakit kayo nandun sa kasalan? Eh hindi naman kayo kumbidado! Ako ang pakakasalan ni Rita! Kaya lumabas na kayo! Hindi ko kayo sasaktan! Papatayin ko lang kayo! Naubo ka kasi! Laro tayo! Yeah! Ulis ito! Mabuti pa bitiwan mo baril mo. Mag-usap tayo. Ano ko yun? Bakit ko bibitawan itong baril na ito? Eh, akin ito! Quitis! Huwag matigas ang ulo. Sumuko ka na. Para walang mangyari sa'yo. Hindi matigas ang ulo ko! Bakit ako susuko? Hapon lang ang sumusuko! Yeah! Huwag ganito. Dahil isa sa atin na masasaktan. Mag-usap tayo. Sige! Mag-usap tayo! Pero ikaw lumapit dito! O sige, lalapit ako dyan. Papalapit ka na ba? Oo, papalapit na ako. Ba't mo ako pinarin? Di ba ikaw magiging abay namin ni Lita sa kasal? Paano na ito? Paano na ako hindi na ako makamahal sa simbahan? Hoy, nawala ka sa timing mo kanina, ha? Muntik tuloy ako mapagaya sa'yo. Eh, papano naman? Ang dulas ng sahega, no? Buti nga hindi ako bumigay, kundi nakakahiya. Sabihin mo, pa-cute ka lang doon sa katebol mong madatong na tsekwa.
Takot kasing masulit na iba. Speaking of madatong matsekwa, may breakfast date kami ngayon. Susama ko nga sana kayo, kaso ang tagal-tagal ni Carmen. Nakakainip na. Eh, binalikan pa yung kwintas niya eh. Nahanap pa eh. Ano, pakisabi na lang, mauna na kami. Kasi baka mahuli pa kami. Sige. Sige. Sige, bye. 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 O, tara, halika na. Nakita mo na yung hinahanap mo? Oo, nandun lang pala sa isang sulok. Good morning, Carmen. Siguro naman eh, mapagbibigyan mo na ako ngayon. Isa lang naman ang hirit ko eh. Alex, alam ko ang hilig mo. Pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ako sasama sa'yo. Alam ko yun. Eh, gigil na ako sa'yo eh. Alam mo ang totoo? Puputok na itong pantog ko eh. Ah, ganun ba? Oo. Gawa na lang natin ang paraan. Kaya pala ayaw mong magpahatid sa amin ni Titong eh, nung gabing nakainom ka. Bahay pala yun ang kapatid mo. Mang Kagaw, kamukhang kamukhamo ba yung kapatid mo? Oo, Menchi. Nung unang makilala kita sa club, kadarating mo lang ba galing sa probinsya? Oo, Carmen. Maganda ba ang probinsya nyo at saka malayo? Maganda at medyo malayo-layo rin. Nasaan na ngayon ang asawa ng kapatid mo? Magmula nang nangyaring insidente sa bahay nila, lumipat muna sila sa isang kamag-anak. Mangkado, di wala kayong asawa, kaya pwede ko kayong maging tatay. Menchi! Cardo, kung wala kang matutuluyan, dumito ka muna. Walang magsususpetsyang nandito ka. Huwag na, Carmen. Tsaka malaking abala para sa inyo. At tsaka marami na lang... Mangkado! Dito ka na lang. Ikaw na lang magbabantay sa akin. Ikaw rin, magandang nanay ko, at saka marami nang niligaw sa kanya. Menchi, tama na yan. Pasensya ka na kay Menchi, masyadong madaldal. Wala kang dapat alala. Oh, Carmen, ano ba? Alas 9 na. Hindi pa ba tayo alis? Alam mo naman si Carlota, masyadong reklamadora. Baka tayo malate. Ay, nakalimutan ko nga pala, may appointment ako. Cardo, alis muna ako, okay? Bye-bye. Hindi ka ba muna mag-almusal? Wag na. Magsa-sandwich na lang ako doon. O, sige, Menchi. Huwag kang magulo. Masyado naman kayong apurado. Ikaw rin, si Carlota. Baka isnabin tayo. Bilisan nyo na nga. Liga, kumain na tayo, Menchi. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kain na! Pagkatapos nito, maglilinis pa tayo ng bahay. Ano? Maglilinis pa tayo ng bahay? Oo, bakit? Si Anong Rosing at saka ako, ginagawa namin yun araw-araw. Huwag mo sabihin sa akin, pagkatapos natin maglinis ng bahay, meron pa. Meron! Ano? Maglalaba ka pa. Hindi totoo yan. Nakita ko si Aling Kusing sa labas. Sinasan pa yung mga nalaban niya. Joke lang. Ikaw talaga, oh.
Ricardo, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay nanay. Bakit? Anong tungkol sa nanay mo? Sa tingin ko, may sakit siya eh. O, bakit mo naman nasabi yun? Dati kasi, paminsan-minsan lang na sumasakit ang ulo niya. Ngayon, madalas na eh. O, hindi ba siya nagpatingin sa doktor? Nagpatingin, pero sabi niya, sakit lang daw ng ulo yon, sa puyat. Rosing! Alam mo, Bossing, nalungkot ako dahil nalaman ko ang totoo. Pero sa kabilang banda, natuwa rin ako. Bakit mo naman nasabi yun? Nalungkot ako dahil nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Alam mo si Bossing Ador, basta lumapit ako dyan, hindi ako nagdadalawang salita. Buhay ko yan eh. Sa kabilanda ako, natuwa rin ako. Dahil sa pamamagitan mo, parang buhay din si Bossing Ador. Kasi tinik mo rin yung utol mo eh. Putok na putok dun sa headquarter nung nagtatarget ka. Tsaka yung binanatan mong adik na amok. Meron daw lumalabas sa baril mo, parang kwitis. Bossing, pwedeng makita yung bakal mo. Uy, kilala ko ito ah. 13 kargada nito, no? Ah, regalo sa akin yan, isang kaibigan. Eh, yung mga balang parang kwitis. Wala na yun, titong. Eh, ilan-ilan lang yun eh. Pero balita ako eh, dalawa yung bakal mo. Ngayon, sinisiguro ko na. Tuloy na ang labang inumpisa ni Bossing Ador. Salamat sa pagtitiwala mo, Titong. Siya nga pala, yung pinapapalawap ko tungkol sa droga. Kaya nga, pinapunta kita rito eh. Dahil nakasagap ako ng balita, doon sa mga koneksyon ko, na may isang tao na nagyayabag na siya raw nagpatumba kay Bossing Ador. Nakakapangilig ng laman eh. Sino raw yung taong yan? Noong-noo. Tirador daw ng mga pulis. Apat na pulis na raw ang pinatutumba nun eh. Pero Bossing Cardo, alam ko kung saan siya tumatarima. Alam mo, Nonong, simula nung mag-isyota mo si Lenny, nagsunod-sunod na ang buenas mo. Akalain mong pataubin mo ang bangka ng montehan ni Totoy Gonzales? Talagang ganyan, kapag nilalamid siya yung swerte. Kaya kung ako sa'yo, Lenny, huwag ka nang bumitaw kay Nonong. Hindi ah, mahal na mahal ko si Nonong, hindi ba sweet? Oo na, mamaya meron ka. Ikaw ba si Nonong noo? Oo. Bakit? Maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Lenny! Marlene! Doon muna kayo sa bar. Marahil kilala mo na kung sino ko. Oo. Ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang, taga-salo lang pala ng bala. Isipin mo, 12 tingga ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, Nonong. Ikaw pa. Wala ka pa naman binirang sumablay, ah. Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon, kung ilang bala naman ang sasaluyan ng katawan mo. Aba! Aba!
hindi muna kita ibobol ngayon. Para tingin mo sa mga kasama mo. Susunod na sila. Oh, girls, ha, huwag niyong kalilimutan bukas. Agahan natin. May dress rehearsal pa tayo. Uy, Kanoy, huwag mo naman nabigay sa akin yung matabang customer. Ang kunat-kunat naman eh. O sige, ihahanap kita talaga, ha? O sige, Kanoy, kita na lang bukas, see you, girls, ha? Tomorrow. Sige, bye. Bukas bye. Carmen. Ah, Cardo, gising ka pa? Inihintay nga kita eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. Si Menchi. Ah, tulog na tulog. Kabababa ako nga lang eh. Ah, ipagtitimpla muna kita ng kape. Kamusta naman ang maghapon ninyo ni Menchi? Hindi ka ba kinulit? Hindi naman. Umalis lang ako sandali, kaya piniling ko kay Aling Kusing. Ilang kutsaritang asukal ba? Kalahating kutsarita lang. Carmen, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? May kinalaman ito sa kalusugan mo. Nakita ko yung gamot na iniinom mo. Tramadol. At naitanong ko rin kung para saan yun. Carmen, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kung paano ko sasabihin ang kirot na nararamdaman mo. Subukan mo na bang lumapit? Iba't ibang doktor na ang sumuri sa akin. At isa lang kanila. Itaning na ang buhay ko, Cardo. Hindi na ako aabot ng isang taon. May magagawa ba ako, Carmen? Para mapagaang ang paghihirap na dinaranas mo. Si Menchi, alam ko kung gaano naging malapit sa iyo ang aking anak at sa maikling panahon na minahal ka niya. Mahal ko rin siya, Carmen. Basta, pag dumating ang takdang panahon, ipangako mo sa akin, Cardo, hindi mo pababayaan si Menchi. Nangangako. Susunod-sunod rin, ha? Hindi ko na gusto mga nangyayari. Mabangong-mabango na ang De Leon na yan. Magmula nang mahuli niya, nag-amok. Nadali pa niya si Nonong Noo. Anong gusto ninyo? Ihintayin pa ba ninyo na may lathala tayo at malansag sa lahat ng dyaryo diorama sa De Leon na yan? Ginagawa kong trabaho ko, boss. Masyado lang siya matinik. Pero sa susunod na pagkikita namin, sisiguruhin ko sa'yo. Titimbuang na siya. Saan ba kaya tumutuloy ang taong yun ngayon? Di ba kayo na rin namin sabi na humiwalay na siya sa pamilya ng kapatid niya? Saka wala na din daw dun sa dating bahay nila ang asawa ng kapatid niya. Lumipat na raw. Major, baka naman pinatira lang ng CEO ninyo sa mga safe houses niyo ang De Leon na yan. Wala rin dun. Pinatanong ko na. Sa bayan! Colonel Bernardo yan! Kung hindi sa kanya, hindi tayo malalagay sa ganitong alanganin. Ang dapat sa kanya, patayin na rin. Malaking sabit natin pag nakanti si Colonel. Malakas ang connection nun. Kahit anong connection niya, hindi ako nasisindak. Kahit isa man lang sa inyo, walang tsaga. Paano niyo malalaman kung nasa si De Leon? Boss, kami nilang santo sa lalakad dyan. Bakit? Alam niyo ba kung nasaan siya? Baka sakaling maswertihan namin. Ang
Ayos ba? Ayos po, Nay. Menchi, tignan mo nga ang kilay ko. Pantay ba? Pantay na pantay, Nay. O eh, yung homework mo, ginawa mo na ba? Tapos na po, Nay. O sige, yung gatas mo, huwag mong kakalimutang inumin bago ka matulog. Opo, Nay. Teka lang, paano to? Wala pa si Cardo. Darating na yun, Nay. Sige, pag hindi siya dumating sa loob ng 15 minutos, puntahan na natin si Aling Rusing. Para bantayan ka. Si Mang Cardo yun! Ano ba, Mama? Hoy! Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo pumasok dito? Tawa niyo nga ako! Tumahimik ka, si Cardo de Leon ang hinahanap namin. Sinong Cardo de Leon ang sinasabi mo? Bats! Sige. Teka, ba't ka umakit? Huwag kang makialam! At huwag mong bilugin ang ulo namin. Naka-table mo na yun! Marami na akong na-table. Pulis yung sinasabi ko. Marami na rin akong pulis na na-table. Carmen, kapag hindi ka nagsabi ng totoo, may mangyayari sa inyong dalawa. Bats! Wala si De Leon, ha? Ah! Mga Carmen, Bats! Saan ka pupunta, ha? Itiwan mo ang anak ko! Hoy! Buko ka na, ha? Huwag ka na humirit! Bats, ikat mo itong batas-tas. Walang mangyayari sa anak mo kung magsasabi ka ng totoo. Dito umuwis din lang, di ba? Matalo siya paminsan-minsan, pero di madalas. Darating ba siya ngayong gabi? Hindi ko alam. Ewan ko. Baka dumiretso siya sa club. Kung gusto mo, doon na lang tayo maghintay. Hindi. Dito natin siya intayin. At huwag ka mag-iingay. May mangyayari sa anak mo. Sige, timpla mo kami gabi. Huwag kang kakasat-kasat dyan, ha? Babatuhan kita! Maiksiyang, pasensya sa batang tulad mo, ha? Huwag mo ako susubukan. Talagang dadagukan kita. Hots, magkapi mo na tayo. Nandiyan na! Ano ba ito? May hinihintay ba tayo o wala? May pasado alauna na. Mukhang totoo sinasabi. Totoo man o hindi, maghihintay tayo. Paano kung hindi dumating si De Leon? Paano yung dalawa? May nakapulo ba sa atin nung pumasok tayo dito? Wala. Wala. Kura bahala sa dalawa. Lili, ako kailangan ninyo. Huwag niyo silang idamay. Sasama ako. Pumasok ka! Pagawalan niyo sila. Papasok ako. Cardo, pumasok ka. Ikaw ang kailangan nila. Nagkataon lang nakaharap namin sila. Cardo, natatandaan mo ba ang napag-usapan natin nung isang gabi? Tungkol sa isang taon na lang? Bakit hihintayin ko pang dumating ang araw na yon? Kung hinihingi na ngayon, nakahanda ako. Nakahanda akong sumugal para sa amin ni Menchi.
Ano ba yung pagsasasabi mo? Papasok ko ba hindi? Pasensya na tayo din yun! Tutuloy ako na to! Salamat, Cardo. Papayahan si Benji. Ipinaubaya sa amin ng iyong commanding officer ang pagsisiyasat sa iyo, Major Sandoval. Alam mo naman ang SOP tungkol dito. Alam ko, sir. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako isinailalim sa ganitong investigasyon? Gayong ang alam ko, wala ako nagawang kasalanan. Major, ang gusto lang naming linawin mula sa iyo ay kung bakit naroon ang dalawa mong tauhan sa bahay ng nagngangalang Carmen Salazar kagabi. Ang alam ko, sir, matagal nang under surveillance ang bahay na yan. Tungkol sa droga. At maaaring sinahalil at Santos ang nagsagawa ng bypass operation. Maaari? Hindi ka sigurado? Hindi ba bilang immediate officer nina Santos at Halili, ikaw ang unang dapat makaalam ng operation? Para sa kalaman mo, Major, ako mismo ang dumating sa bahay na yun kagabi. Nang nireport ka agad ni Teniente De Leon ang nangyari. Wala yung droga na sinasabi mo. Hostage taking ang nangyari. At mismo si Santos at Halili ang gumawa nun na ikinamatay ng Carmen Salazar na yon. Sir, sangkot din si Teniente De Leon. Naroon siya ng maganda pambarilan. Nakapatay pa nga siya ng kapwa niya pulis. Kaya higit na dapat siyang papanagutin. At maaaring yung balang tumama sa babae ay galing sa baril niya. May hiwalay na kaming investigasyon kay Teniente De Leon. At meron na kaming ballistic report mula sa medical legal. Ang balang nakuha sa katawan ay kumpirmadong galing sa service pistol ni Halili. At isa pa, kung talagang walang masamang intensyon, bakit kailangan pang talian ang batang anak ng babaeng yon at musala ng bibig? Sir, huwag niyo namang mamasamain. Parang sa takbo na pag-uusap natin ito, may nalalaman ako sa nangyaring yun, ah. Meron ba, Major? Malinis ang konsensya ko. Kung ano man ang naging motibo ng dalawang tauhan ko para gawin yun, personal nilang lakad yun. Major, preliminary investigation pa lamang ito. Kung sakali may makuha kaming developments, please make yourself always available. Yes, sir. Menchi, diyan ka lang, ha? Ba't saan ka pupunta? May kakausapin lang ako. Oh, titong. May mahalagang tip ako sa'yo. Mukhang sinuswerte tayo, bossing. Yung kumpare ko, si Natong Luga. Alam mo kung saan-saan naggagagala yun, eh. Kaya kung saan-saan nagsusuot. Kaya madalas makatalisod ng magagandang balita. Palagay ko may impormasyon sa atin. Saan ko maaaring kausapin ang taong yun? Eh, nagpasabing pupunta rin sa bahay. Doon na lang natin kausapin. Cynthia, Rose, iiwan ko muna sa inyo si Mencia. May importanteng lalakarin lang ako. Oo naman. Para ka namang iba, eh sanay na sa amin si Menchi. Ayoko diba? Nga! Oh, sumama ka lang sa kanila, Menchi. Maglalaro tayo. Oo, sige na. Ayoko nga. Di ba pinangako mo sa nanay ko, hindi mo ko iiwan? Oo nga, pero sandali lang ako, babalik agad ako. Pag iniwan mo ko, lalayas na ako, hindi mo na ako makikita. Doon ka sa jeep.
Ano ka ba, pare? Kanina ka pa paikot-ikot. Patag na yung tinatapakan mo eh. Pare naman yung impormasyon. Totoo yung paring Tito. Noon yun eh. Eh, barya-barya lang naman yun eh. Pero ngayon, hindi ko na pwede sabihin sa iyo. Malakihan na ito. Eh, paano naman kumapusoy ako, pare? Mahirap na yan. Bakit ko naman sasabihin sa iyo na yung laboratory ng sindikato ay nilipat na rin sa Maylibis, doon sa Maylumang ospital? Hindi talaga pwede sabihin, pare. Paring Tito, nawain mo naman ako. May pamilya rin ako eh. Baka kung ano mangyari sa kanila. Pasensya ka na, wala talaga akong maibabato sa iyo. Tuloy na ako. Ayos. Itong, talakad na ako. Huwag mong kalilimutan tawagan si Colonel. At kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa bata. Eh, bossing, wala sanang mangyari sa'yong masama. Eh, hindi ko kaya yung bata eh. Makulit. Ang hirap pakibagayan. Puntahan ko ngayon. Hindi kita maring sama. Pero pinangako mo sa nanay ko, lagi mo kong sasama. Oo, alam ko. Pero sa lakad kong ito, talagang hindi kita maring sama. Pero... Menchie, huwag kang makulit. Na. Pera muna bago pamilya. Eh, para mauwi naman ako sa probinsya at makita ko yung pamilya ko.
teniente, si Colonel. Sige, dun! Sir. Arto, binabati kita. Sa pangyayari ito, hindi lamang nabigyan ng katarungan si Ador, kundi nailigtas mo pa ang maraming biktima sa droga. Congratulations again. Thank you, sir. Mangkado, pwede na po tayong umalis. Sobra ka namang apurado, Menji. Maaga pa naman eh. Eh, gusto ko. Oo, uuwi na tayo. Okay ka ba, Lily? Oo, wala kang dapat alalahanin. Kasama ko naman si Jerry eh. Eh, ikaw? Sa tingin ko, malilibang ako araw-araw. May kasama akong makulit eh. Pwede ko bang mayakap ang kawangis ng aking asawa? Mangkado, hindi pa ba tayo aalis? Naiinip na ako ah. Inay, babalik sila.